minuto ng umaga. Salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga maiinit na isyu ng sambayanan. Mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsada! 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 Sa umaga! Narito ang raratsada ng inyong umaga. Drew Nasino. Hoy! Andyan ho pala kayo. Magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay araw ng Webes. Ngayon po ay January 20, 2022! Magandang sa umaga! Hoy, nako, mga suki yun natin, mga taga-subaybay. Magandang morning din po. Magandang umaga, tanghali, hapon, ating gabi. Magandang... gabi, madaling araw po sa atin ho mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at mga nakatutok sa kanikanali pong mga cellphone, mga laptop at tablet na nandyan ho sa iba yung dagat, mga kababayan ho nating mga OFW! Inyo lingkod, Drew Nasino, sa oras po na isang minuto makalipas ang alas 5 ng morning, silipin muna natin ang ilan mga naglalaki, mga isyu, mga nagbabago, mga balita ngayong Thursday! COVID-19 cases sa bansa sumadsad sa mahigit 20,000, mga namatay naman sa Omicron umabot na sa 2. COVID-19 surge, ramdam na rin sa ilang ospital sa mga probinsya. Pilot run ng rest bakuna sa mga butika, arangkada na! Dahil walang bakuna, Pauchi Persida Acosta, hindi dapat magtrabaho ayon kay Senador Franklin Drilo. Pag-iimprenta naman ang mga balot ang gagamitin sa May 9 elections, itutuloy ngayong araw. Sa ibayong dagat, Russia, posibleng maglunsad na ng pag-atake ng mga oras ayon sa US. At sa sports, 3.3 million pesos na budget sa Winter Olympics, aprobado na ng PSC. Kasama si Drew Nasino. Salamat pa rin, J. Mark. At yan po ang ilan pong mga malalaking issue, mga nagiinit ho na mga balita ngayon pong araw na ito ng Webes. Magandang morning ho, mga nakatutok sa atin pong DWIZ 882 Facebook page. Nakatutok ho sa atin pong live stream. Maraming salamat po. Like, share, and subscribe lamang po. At syempre doon po sa mga nakaantabay naman sa YouTube, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalong-lalo na ho yung mga kababayan ho natin, mga seaman. Na nandyan ho sa yung iba ho, nakadaong yung iba ho nasa dagat, ha? Pero mag-iingat ho kayo mga kababayan nating seaman dahil meron pa rin hong pandemic, kalat pa rin ho ang COVID-19. Hoy, nako, sige, salamat ho, salamat sa atin hong mga suki, lalo na ho sina Kuyang Nelson Malinao. Uy, walang nga pala, huwag nating kalimutan si Boss Edgard Cabangon. Maraming salamat po, Boss Edgard. Si Renato Malto, maraming salamat din. Si Lee, parang bago ito. Si Lizky Alvero, maraming salamat din po. Mapagpalang morning. Si Louie Candelaria, watching from Winnipeg, Canada. Viewer po siya mula ho dyan sa Canada. Napakalamig ho dyan. At eto, sa oras po na 3 sandali makalipas ang alas 5, alamin muna natin, Kuya Winner, ang presyo ng mga pangunahing bilhin sa mga palengke! Metro Patrol Report! Mamalengke muna tayo kasama ang numero unong palengkero sa palit ng radyo. Walang iba, si Tataray Abelia mula ho dyan sa Cainta Public Market sa Rizal. Magandang morning, Tataray! Okay, maraming salamat po, Dro. At magandang bayan, bago ang ating palengke Cainta. Aba mga taga-Cardona. Labati ko mga kamag-anakang to, no? Lalo na mag-asawa ng amin at Rose sa 48 years lang pagsasama. 48, malapit na mag-golden na, ang batawin, golden na... Golden anniversary. Golden anniversary, thank you. Sinabablang ko. 50 years na ba yung golden anniversary? 50 years well, na well, yun, that's true. 50 po yan, 50. Okay. At ay nakaabot na tayo dyan, awanan Diyos naman tayo eh. Well, binabati natin ang pagbate, binabati natin ang 48 years. Itong araw na ito ha, ni Kabahente, ay ang mag-asawa kami na sa Rosalia de Leon, ng Barangay Lok, via sa Bayan ng Cardona. So, ang pagbate ha,
sa mga kamag-anakan, sa mga manugang kapatid, apo, mga kaibigan at mga kamag-anakan, patrol na ang Tatari Abelian family dito sa Pasigal City. At ganyan si Madam, magandang umaga, Esperanza Marasigan na napiko ng Manggahan, Pasigal City. Right? Para sa mga ginandanan, abay, tayo po'y mamalingke. Kahit paano man, malaman ang mga presyo na palagang bilhin. Umpisaan natin, bro, ano, ang presyo ng manok. Ang manok dito, mababa, 165 lamang ang kada kilo, ha? Na wala 5 piso, salt na 170. Then sa presyo ng baka naman, ay 380 pa rin ang laman, buto-buto naman ay 330, tumaas ng 10 piso. Ang buto-buto ng baka, well, sa presyo ng baboy, ang laman ay 300 pa rin, 290 naman ang buto-buto. Well, sa presyo naman ng laman dagat, ba, talak ito, 380 na, ha? At tuna, 400, tamba naman, 100, ano, lapo-lapo, 500 pa rin ang kada kilo. Oh. While, ang maya-maya, ba, mahataw, 360 na ang kada kilo, ano? Then, ang dalagang bukid, 300 pa rin, din ang bangus na malaki, 280, tilapia malaki, 190 na. Then, ang gigi, humahataw ang gigi, 260 na. Gano? 260 ang GG o galunggo. Ang kapon, 230 lang, 240 lang. 260 na, bago po yan ha. Sa kainta. Anyway, sa presyo naman ng gula, ba, ang sinilabuyo, stable pa rin. 290 pa rin ang sinilabuyo, walang talong naman, ay 7. Yan ang pala naman na ibibinta, no? Ang kada kilo, walang pag-ibig sa mga ay 80. Ang kahit po naman 150 yan, no? Ang sayote, ito mahal pa rin ang sayote, bro. 100 pa rin ang kada kilo. Walang flower, ang cauliflower man ay 285 na. Ang chicharon naman, 250 ang kada kilo. Ang sibuyas sa pagkain naman, 90. Ang sibuyas sa pagkain naman, 130 na. Tumasa naman, ang kamasa naman ay 70. Ang bawang naman ay 130 ang kada kilo. Bro, ilan din ba tayo presyo mula sa kainta public market, mula sa lalawigan na Rizal, ito ang Metro Patrol, Tatari, Aragon, Isabila, Nagol, Sintil, ang Metro Dulacas, DWIs. Salamat sa numero unong palengkero ko sa balat ng radyo, si Tatari Abelia. At kanina, pinag-uusapan nga ho natin yung presyo ni Gigi. Si Gigi po ay talagang, ewan ko kung talagang ma-hype kay Gigi. Ako yung Genesis Chavez. May Gigi ba dyan sa California? Mamaya susubukan natin na makuha po ang panig po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Single nga ho dito sa presyo ho, sa supply po ng isda, lalo na po ng galunggong. Subukan natin mamaya si Director Ed Gongona. Maraming salamat si Ate Zen Roman. Uy, suki natin si Ate Annette Allegre D. Maraming salamat din po si Renato Malto, si Liz Keys Alvero. Maraming salamat din, no? Si Kuyang Genesis Chavez. Alright, matapos tayong mamalengke, dako naman tayo sa isa pang pag-ulat mula sa ating pang Metro Patrol Reporter. Metro Patrol Report. Sa kamanabay, atid ni Danny Cruz, ang detalye. Go, Danny Cruz, magandang morning. Yes, Drew, palugit para sa mga bayarin ng mga negosyanteng Malabonyan. Pasado na sa sanggunian panlunsod, ayon kay Kinsal Enzo Oreta, nagpapasalamat siya sa mga kapwa niya konsihal, maging kay Vice Mayor Bernard de la Cruz, at agad inaprubahan ang kanyang isinulong na resolusyon para ma-extend ang pagpapayal at pagbabayad ng mga taxes ng mga negosyanteng Malabonyan. Sinabi ni Kinsal Oreta, madali na ang pagproseso ng kanilang mga permit, aniya dahil nasa Oreta Sports Complex na ang business one-stop shop kung saan na magre-renew at magbabayad ng mga mayor's permit ang mga negosyante. Dagdag pa ni Consul Enzo, kung dati natatapos ang petsa ng bayaran ng January 20, ngayon anya sa kanilang ipinasang resolusyon ay na-extend na ito hanggang February 28, 2022. Ito'y bukas sa lahat na nagnanais mag-ayos ng kanilang mga dokumento. Ayon naman kay Mayor Antonin Lenlen Oreta, malaking tulong ang pagsusulong ng batas ng City Council, partikular sa panahong ngayon tayo'y nasa pandemya. Maiiwasan anyang sabay-sabay at dami ng tao na napakadelikado. Sinabi ng alkalde ng lungsod ng Malabon, mataas pa din ang bilang ng positibo sa COVID-19 sa lungsod. Ito ang niya'y umabot pa sa 1,029.
Kaya kailangan daw na sumunod pa din sa safety health protocol ang mga residente upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa MP ng may todong lakas. DWIC. Si Danny Cruz huyan mula dyan sa, mula sa lungsod ho ng Malabon. At kaya silipin na natin ang ilan ho mga naglalaki, mga detalye, mga mainit ho na issue ngayong Thursday! Kasama si Drew Nacino. Sa pagbabantay natin sa COVID-19, bumaba na po ang bumaba pa ang bilang ng daily COVID-19 cases sa bansa sa ikalawang sunod na araw ngayong Linggo. Sa datos po ng Department of Health, nakapagtala po ng karagdagang 22,958 additional COVID-19 cases kahapon, kaya umakyat na sa 3,293,625 ang kabuang bilang ng nagkakasakit. Bagyari bumaba sa 270,728 ang active cases, habang umabot sa 82 ang panibagong namatay, dahilan upang sumampa na sa 53,044 ang death toll. Mayroon namang 36,611 na panibagong gumaling, kaya't lumobo pa sa 2,969,853 ang total recoveries. Samantala, 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa DOH. Kinumpirma naman ng Department of Health na 2 na ang namatay sa COVID-19 Omicron variant sa bansa. Ayon sa DOH, galing sa Metro Manila at Region 3 ang 2 nasawi na kapwa senior citizen, hindi bakunado at may pre-existing medical conditions. May comorbidity sa makatuwid. Umabot na sa 714 samples ang na-sequence at lumalabas na mahigit 300 sa mga ito ay local cases o dito sa bansa nakuha yung variant. Sa 332 local cases ng Omicron, pinakamaraming naitala sa NCR o 227 cases. Pangalawa po, Calabarzon, 76. 11 cases sa Central Luzon at 5 cases sa Central Visayas. Sa kabuuan ay 535 na ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. Kabilang na po yung 3 aktibo at 467 recoveries. Silip tayo ng mga pag-ulat na dala ng ating mga patrol reporters. DWIZ Patrol Report. Yung Novax na right policy, hindi na raw kailangan pang isa batas ayon sa DOJ. Idetalye mo, Patrol 3 Bert, your honor, Mozo. Nilinaw ng Department of Justice na hindi na kailangang isabatas pa ang mga pulisiya na ipinapatupad ng pamahalaan ukol sa paghigpit sa galaw at pagsakay sa mga pampublikong sasakyan ng mga hindi bakunadong individual. Ayon kay Justice Secretary Minardo Gibara, nasapat at malinaw naman ang mga alituntunin para sa ipinapatupad na no vax no ride policy ng Department of Transportation o DOTR. Gayon paman, nagkaroon lamang anya ng problema pagdating sa implementasyon ng mga naturang kautusan. Ang pahayag ng kalimay kasunod pa rin sa kinukwestiyong kautusan na ipinatupad ng DOTR na no vaccination, no ride policy. Paliwanag pa ng kalihim na ang mga nasabing hakbangin anya ay pansamantala lamang naman o habang nasa ilalim ng alert level 3 at limitado anya. Ito sa National Capital Region kung saan mataas ang vaccination rate. Ito sa Patrol 3. Bert Mozo, nag-uulat sa MP lang may tulong lakas. DWIZ. Samantala, silip naman tayo sa report ni Patrol 5, Kuyang Aya Yupanko, kaugnay sa BFAR, Kuyang Aya. Idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na voluntaryo lamang at hindi mandatory ang pagsunod sa kanilang kontrobersyal na Fisheries Administrative Order number 266 sa ilalim ng FEO 266. Inangatasan ng commercial Philippine flag fishing vessel na maglagay ng Vessel Monitoring System o BMS at Electronic Reporting System. Sa virtual consultative meeting ni BFAR OIC Attorney Michael Andayog,
kasama yung mga stakeholders sa fishing industry. Sinabi dito na hindi na mandatory yung paglalagay ng BMS 100 transceiver dahil dito sa ngayon hindi na anya mandatory o requirement ang paglalagay nito. Ang pahayag ni Andayong ay matapos nabulog sa Malabon RTC ang grupo ng commercial fishing companies para hilingin na patawan ng indirect contempt ang BIFAR at National Telecommunications Commission dahil sa hindi pagsunod sa utos ng korte na nagpapatigil sa implementasyon ng FEO 266. Layon umano ng FEO 266 na paigtingin ang kampanya laban sa illegal at unregulated fishing. Ang NTC naman ay nilinaw na ang presensya nila sa meeting ay upang magpaliwanag lang sa proseso kung paano sila nag-i-issue ng Maritime Mobile Service Identity Number sa fishing vessel at maging ang licensing process. Kinumpirma naman ni Paul Santos ng Bonanza Fishing and Market Resources Incorporated ang pahayag ni Andayog na hindi na mandatory ang paglalagay ng BMS. It is patrol number 5 ay upang kanag-ulat sa implementado ng lakas ni WIC. Si Kuya Kaya Yupang Kuhuyan para ho sa unang bugsuan ng mga balita ng atin ng ating mga patrol reporters sa pagpapatuloy ho ng mga balita ngayong Thursday. May po na pagsirit ng kaso sa Metro Manila dahil sa mas nakahawang Omicron variant, tumataas na rin ang kaso ng COVID-19 sa ibabang rehiyon. Ayon sa Department of Health, inaasahan nila magkakaroon din ng surge sa ibang rehiyon kaya't pinaghahandaan nila yung mga provincial hospital. Inihayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na puspusan na po ang vaccination at pagtukoy sa mga lugar na may mabagal o mababang vaccination rate. Inaasahan niya nila na sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, hanggang Pebrero daw, ay ibang rehiyon naman ang maaring makaranas ng COVID-19 surge kaya't pinabibilisan na nila ang vaccination drive. Bagaman kabilang sa mga nagsimula ng makaramdam ng pagtaas pagtaas ng COVID-19 cases, ang Zamboanga del Sur Medical Center at Perpetual Sucor Hospital sa Cebu, kung saan 12 doktor na ang nagkasakit. Marami-rami na rin ho yan, ha? Sa Philippine General Hospital naman, pagkaman nabawasan ng mga pasyente, halos 97% pa rin ang occupancy rate para sa COVID-19 patients. So, 3% lang doon ang nabawas doon sa PGH. Malaki pa rin ho yung bilang na mga COVID patients diyan ho sa PGH, ang number one po na COVID-19 referral hospital sa bansa. Nananawagan naman ang Drugstores Association of the Philippines o DSAP na magsagawa ng training bago ang pag-arangkada ng pilot vaccination contra COVID-19 sa mga butika. Last minute call na ito. Aminado si DSAP Chairman of the Board, Jovelyn Blanca Flor, na wala pang nabibigyan ng training sa kanilang mga pharmacist kahit ngayong araw na ang simula ng pilot run. Ha? Paano yan? Bagaman ikinukonsideraan niya ng gobyerno na gawing vaccination site ang mga butika, ay hindi pa sila handa na magbakuna sa publiko. Nauna nang inihayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 7 butika pa lamang ang kabilang ho sa inisyal na booster vaccine rollout ngayong araw at bukas. Samantala, tiniyak naman ni Testing Czar at Presidential Advisor for COVID-19 Response, Secretary Vince Dizon, na palalawakin pa ang pagbabakuna sa mga butika at ilang klinika sa mga susunod na linggo. So, 7 butika ang kabilang ho sa res bakuna sa butika. Ika nga ni Dr. Teterbosa, ang medical advisor po ng National Task Force Against COVID-19. At target nga po ng gobyerno na makapagsagawa po ng isa pang mass vaccination drive contra COVID-19. Yan po ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon.
Dapat daw magkaroon ng isa pang bayanihan, bakunahan, matapos pong maitala sa mahigit 16 million na bilang ng mga nabakunahan sa dalawang ikinasang mass vaccination drive noong Nobyembre at Disyembre. Sinabi ni Dizon na hinihintay lamang nilang humupa ang Omicron surge at makapag-recharge ang mga health workers, maging ang mga LGU bago muling isulong ang ikatlong malawakang bakunahan. Speaking of mga bakuna, ang mga empleyado daw, ang mga empleyado ng Cebu Pacific, 100% ng bakunado. DWIZ Patrol Report. Detalye mo, Patrol 45, Raul Esperas. 100% ng bakunado ang karaniwan sa mga empleyado at ground staff, gayon din ang flight crew ng Cebu Pacific Airline. Sangayon sa nasabing airline, ang kanilang mga empleyado, lalong-lalo na ang mga flight crew ng mga international at domestic flights, ay 100% na bakunado na. Sinabi ng Cebu Pacific Airlines na walang dapat ikabahala ang pasahero at meron din silang online system para kung nanaisin ng pasahero na iparibook ang kanilang biyahe sa mga international o domestic destination. Sinabi rin ng Philippine Airlines na magkakaroon din sila ng bagong TravelSure Basic Protect Insurance na kung saan ay covered na rin ang COVID-related hospitalization at pagpapagamot sa COVID-19. Isinabi ng Cebu Pacific Airlines na maaari silang magtungo sa website o di kaya sa Facebook page ng Cebu Pacific Airlines upang doon ay kumuha ng travel insurance na makakapag-cover sa sakit na COVID-19. Raul Esperas, Patrol 45, nagulas ng pinamay Todo Lacas, DWIC. Kung magkaibang trato naman sa bakunado at hindi bakunado, abay wala daw hong basehan at katwiran. Alamin natin kung sino nagsabi niyan mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. At dahil kinikilala naman na pare-parehong pwedeng magkasakit at makapanghawa bakunado man o hindi ng COVID-19 vaccines. Kaya ayon kay Senator Coco Pimentel, wala nang katwiran pa para bigyan ng magkaibang pagtrato ang bakunado at hindi bakunado. Gayon ni Pimentel, hindi dapat pilitin ang mga tao na maniwala sa sinasabing proteksyon ang bakuna para hindi mamatay sa COVID. Personal na decision niya kung paanong poprotektahan ng taong sarili mula sa COVID-19 pandemic. Tinukoy niyang naka-infect ito sa 3% ng populasyon at may mortality rate na 1.5%. Ipinunto rin na sarili lang niya ang napoprotektahan ng bakunado at umaasa sila na hindi mamamatay sa COVID-19 at bagamat nakalulungkot, meron pa rin vaccinated na namamatay dahil sa COVID. Para kay Pimentel, itigil na ang no vaccine, no ride policy sa mga pampublikong transportasyon. May tuturing kasi anya itong diskriminasyon sa may hirap at ordinaryong mamamayan na silang sumasakay sa public transportation. Dapat anyang laging isipin ng mga policy maker at law enforcer ang katayuan ng mga mahihirap nating kababayan. O narito, sinabi ng Malacanang na para daw sa kaligtasan ng lahat ang paghigpit sa mga hindi bakunado. Hangad daw na maibsan ang bilang ng mga nagkakasakit upang maagapan na mapuno ang mga ospital at masagad ang mga healthcare workers. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Celly Ortega Bueno at mainit pa rin hong usapin niyang bakuna sapagkat nako, si Attorney Persida ako sa hindi pala bakunado, no? Kalain mo yun. Yan ho ay ano naman niya, prerogative niya, pero meron ho, kasi nasa government ho kasi siya eh. So, talagang mako-question talaga si Attorney Persian. Oy, maraming salamat si Ate Marlene Pepito Mameloto, maraming salamat po. Good morning din po. Si Tita Moletsky Alian Roma Santa, may badge na siya. Ha? Good morning, Tito Molet. At syempre si aking Madir Tinay from Kangkalu.
si Retlo Sevilla. Good morning, watching from Vancouver, Canada. Wow! Samuel Santiago, maraming salamat. Si Pearl Hertz, ah? Pearl Hertz, nanonood, magpahinga ka muna, Ate Pearl. Kumain ka ng kamote. Si Linlin Araneta, maraming salamat din po sa inyo pong pagtutok. Naku, talagang mainit yung usapin ho ng bakuna dahil lang dahil po sa patuloy nga po na pagtanggi na magpaturok po nitong ng COVID-19 vaccine ni Public Attorney's Office Chief Presida Acosta. Hindi na daw dapat itong payagan ng Malacanang na at ng DOJ na makapasok daw ho sa trabaho. Ito po ay panawagan ni Senador Senate Minority Leader Franklin Drilon makaraang aminin mismo ni Acosta nung isang araw ho yan na hindi ho siya bakunado kahit mandatory po yung vaccination sa mga on-site government employee. Okay? Ayon po kay Drilon, sampal daw sa ipinatutupad na patakaran laban sa mga unvaccinated at nakapagpapahina sa vaccination program drive ng gobyerno ang pagtanggi ng hepe ng PAO na magpaturok. Inilalagay niya sa alanganin ni Acosta ang buhay, kalusugan at kaligtasan ng kanyang mga kasamaan sa trabaho kaya dapat may gawing aksyon ng palasyo at DOJ. Nangangambang senador na maakusahan ng double standards ng gobyerno kung papayagan daw na makapagtrabaho, magtrabaho si Acosta habang hinihigpitan ho makalabas at makagamit ng public transportation ang mga unvaccinated. Ipinunto ng mababatas na kung seryoso nga ang gobyerno sa no vax, no ride at stay at home policy, bay dapat daw una itong i-apply kahit sino at dapat daw masampulan si Attorney Acosta. Ano kaya masasabi ni Atty. Acosta dyan? Pero ang DOJ naman po ay nire-respeto po ang karapatan ni Atty. Acosta. At kasunod po ng pag-amin nga ni ng PAO chief na pinili po niyang hindi po magpabakuna dahil po sa kanyang edad at meron po pala kasi siyang medical condition. May katwiran naman, no? Pero dapat din ma-justify yung katwiran na yon. Ayon kay Guevara, hindi man mandatory ang pagbabakuna, ay kailangan pa rin sundin ni Acosta ang mga government regulations. Ang sabi lang, mandatory doon sa mga on-site. Yun ang sinasabi. Particular sa mga restrictions sa galaw po ng mga hindi bakunadong individual para sa public safety. Linaw ni Guevara na hindi ipagkakait sa mga unvaccinated ang pampublikong transportasyon basta meron ho kayong patunay na essential po ang inyong pagbiyahe. Matala sa oras po na 5:27, silip naman tayo ng COVID update mula ho sa probinsya. Ronda, probinsya. Diyan sa Ilocos Norte, si Manong Ronald Idol Domingo na imbag na bigat na Manong Ronald. Yes, naimbagmet nga bigat ading Drew at narito na ang pinakalatest na COVID-19 update mula dito sa lalawigan. Napakalungkot na balita dahil patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte kung saan yung pinakauling ipinalabas ng Task Force Salunat alas 10 kagabi ay 237 ang bagong kaso at kung saan umaabot na o pumapalo na sa 1,513 ang aktibong kaso dito sa lalawigan. At napag-alaman natin na 64 ang nak-admit sa iba't ibang hospital dito sa lalawigan. 8 sa kanila ang asymptomatic to mild, 44 ang moderate, 9 ang severe, at 3 naman ang critical. At sa ngayon, ading Rio, ay lahat ng 23 LGUs dito sa Ilocos Norte ay may kaso ng COVID-19. Yung matagal na bayan na walang kaso ng COVID, yung Adams, ay may dalawa ng kaso sa ngayon. At sa bahay ng Bakara, lima yung bagong kaso nila. Sa bahay ng Bangi, isa. Sa lungsod ng Lawag, ito ang record breaker. 68 yung bagong kaso. Sa bahay ng Pagudpud, isa. Sa bahay ng Pasukin, 3. Sa bahay ng Tibdig, 14. At sa bahay ng Sarat, 16. At kung saan naman, sa bayan ng Badok, ito matagal na rin na walang kaso noon, pero ngayon
meron na silang 8 aktibong kaso. Sabay ng Banna, 6 yung bagong kaso. At sa lungsod ng Batac, ito, ang bilis ng pagtaas sa lungsod ng Batac, 52 yung bagong kaso nila. At meron na silang 313 na aktibong kaso. Sabay ng Curimao, 11 yung bagong kaso. Sabay ng Dingras, 13. At sabay ng Paway, 26 ang bagong kaso nila. At sabay ng Pinili, 4. Sabay ng San Nicolas, 4 din. At sabay ng Solsona ay 9 yung bagong kaso ang naturang bayan. So yan ating pinakalitest na COVID-19 update mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo. Nag-uulat, pasimpilang may tutong lakas. DWIC. Salamat Manong Ronald. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala. Oras ganap ng alas 5:30. Kasama si Drew Nacino. Kasama si Drew Nacino. Oras po na 5:33 in the morning. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Ratsyada sa umaga ngayon pong araw ng Huwebes, January 2022. Bukod nga pala doon sa issue po ng isda, tama, Jerry Abalos, Robert Clemente, Roberto Clemente at Roberto Briones, bukod doon sa issue ng isda, binabantayan din ho natin yung, syempre, ito, napakahalaga ho ito. Malapit-lapit din. Yung isda, syempre, malapit-lapit din sa dyan. Ang kuryente ho, ang supply ho ng kuryente, meron ho kasing statement ng NGCP, ano? Although, ito naman ay parang ano na ito, kumbaga, every year na lang yata ito, no? Oo. Yung supply ho ng kuryente, ang binabantayan ho natin dahil ang sinasabi ng NGCP, possible pagpasok ng March, peace, ang supply ho ng kuryente, ang power supply po, pagpasok po ng March sa Luzon grid. Yan ho ang sinasabi. Sa gitna ho, inaasahan pong pag-init ho, yung panahon ho kasi, mainit ho ang panahon. Siyempre, yan ho, panahon ng tag-init yan. Mataas ang demand sa kuryente. So, expected naman na ho natin yan. Pero ang punto ho kasi doon, mag-e-election ho sa Mayo. Yan ho ang pinakapunto doon. Kung gaano ba ka-stable ang atin hong supply ng kuryente pagdating ho ng Mayo, mahalaga ho ito, kailangan ho itong malinaw, mabigyang linaw ng NGCP at syempre ng Department of Energy, walang iba kundi DOE. Dapat ho nilang matiyak yan. Tama-tama yung issue na yan. Pagdating ng Mayo, di ba? Mayo a 9. Isipin mo na lang kung manipis ang supply ng kuryente, ang election natin automated, syempre gagamit ng kuryente yun eh, di ba? So kailangan hong mabigyan linaw nitong NGCP paano ho ba ang gagawin ho nilang solusyon, mga action para kung maiwasan nga ho yung pagnipis po ng supply. Tama-tama si Tina Tominaga, magandang morning. Ohayo gozaimasu. Si Mami Nitei, maraming salamat. Good morning. Si Ate Bernadette, isa ho sa mga suki natin na makikilala sa pamamagitan ng kanya pong badge. DWIC badge. Maraming salamat po, si Tita Bernadette. Oy, si Boss Edgar Cabangon, nakatutok. Si Mildred Manuel, maraming salamat din po sa inyo mga nakaantabay sa Facebook at sa YouTube. Ituloy na ho natin ang talakayan ng mga mainit po mga issue, mga balita ngayong Thursday. Na natin yung ating mga guests, kung nagising na ba natin yung ating mga panauhin. Pero dito muna ho tayo sa ilan ho mga issue. Inaproba na ho ng Employees Compensation Commission o ECC ang hiling na itaas ang sickness benefits para po sa cash assistance sa mga manggagawang magkakasakit gaya po ng COVID-19. Mula po sa 480 pesos kada araw sa sickness benefits at 10,000 na cash assistance ay itinaas na sa 600 pesos kada araw ang sickness benefits at 30,000 pesos naman na magiging cash assistance na pwede pong i-apply o applyan ng mga manggagawang miyembro ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS.
Ayon po kay Executive Director Estela Banawis, na isubmit na nila sa Malacañang naturang hiling at hinihintay na lamang ang pag-increase. Samantala, ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung supply ho ng kuryente, lalo ho sa eleksyon. Nasa kabilang linya ho natin, ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines, si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga, Drew. Good morning po, Attorney. Kamusta na po kayo? At okay. Okay, hindi naman ho ba kayo naka-quarantine or naka-isolate? Ay, tapos na po, no? Nadali rin kami in my household, but we're finished. Mm-hmm. Early in the year kami na, ano, nadakuan. Mm-hmm. Pero ang, hindi ba sa NG, sa side po ng NGCP, gaano karami yung mga nagkasakit or tinamaan ng COVID? Hindi ba naapektuhan yung operations ng NGCP? Hindi naman po masyadong affected because at least yung support teams, no, yung mga nasa offices, naka-work from home naman po. You know, the company's been very generous that way. Kami ho, talagang safety and health first. So, hindi naman kami masyadong pinipilit na pumasok. Basta nagagawa yung trabaho from at home. So, we are able to dispense our work as at the same time, you know, quarantine at home. But of course, you know, I always am worried about the people in our field, mm-hmm. lalo na yung mga linemen, no? Kung natatandaan nyo, meron pa ho kaming audit restoration and I'm always worried na because, you know, they're traveling to and from areas and they're exposed to so many people. I worry for our field personnel, lalo na yung mga linemen na ngayon, hanggang ngayon ho, tumutulong pa ho at nagkukumpuni pa ng ibang aming mga facility, especially in Bohol. So hindi pa pala tapos doon sa Visayas, Mindanao. Ano po, Attorney? Well, yung NGCP backbone, no? So when pagdating ng ganitong klaseng typhoon, yung mga natural calamities, ang inuuna namin ay yung mga feeder o yung substation kung saan tumukuha ng kuryente yung mga distribution utilities o kooperatiba. So yun, tapos na yun, no? So lahat ng mga substations na pinagkukunan ng kuryente na-restore na. So yung mga backbone areas, yung mga facilities for redundancy tsaka yung mga looping, yung hindi pumapasok directly sa mga kooperatiba, meron pang mangilan, marami na kaming natapos, parang at 97-98% finished na kami, including the backbone and redundancy lines. Pero ang pinakamalaking hinaharap na challenge is yung restoration ng connection ng Bohol Island dito sa Leyte. Kasi Bohol sources around 60% ng kanilang pangangailangan sa kuryente, yung kanilang bulk power o yung bulto ng kanilang pangangailangan, kinukuha nila sa Visayas grid through the Leyte interconnection na siya namang damaged rin ng Odette. So yung interconnection na yan ang ngayong priority namin at lahat ng resources namin doon nakabuhos. Kailan ba ang target date nyo na maibalik? 100% or mga ilang percent bago natin maibalik sa normal yung supply ng kuryente dun sa mga affected areas, Attorney? Ayun nga, itong challenge kasi nitong Bohol interconnection, hindi siya pangkaraniwang tore, no? Ang NGCP, every year, yung aming mga line personnel, nako, sanay na yan, magtayo ng mga poste at toring tinumba ng bagyo. Pero itong dalawang toring nasa Bohol, connecting Visayas, very unique kasi normally submarine cable yan. Yung nadat na naming disenyo from the National Power Corporation na ginawa nila in 2002, merong portion yan na overhead, tatawid ng dagat, parang a little under 2 kilometers ang haba ng linya. So nasa ibabaw siya, hindi siya submarine cable. Mm. At napakataas nito, nasa Lapinig, City Garcia Island, tapos tinatawid niya yung Bashaw Strait. So para rin makaraan yung mga sea vessels na tumatawid nung Bashaw Channel, tumatawid ng Bashaw Channel, tinaasan nila yung tore na hindi kinakaya ng pangkaraniwang emergency restoration systems namin. So it's really a testament to the engineering skill of our
design team na nakagawa sila ng disenyo for yung restoration na temporary, which we target to finish February 16. Pero yung permanent restoration, yung talagang hindi na bypass, hindi na temporary, ordinarily 8 months yan para maibalik ang napakalaking tore na around 120, 130 meters tall, yung original structure, no? Mataas talaga po, no? Ordinarily 8 months, nabawasan ho nila ng 4 months. So talagang ako'y bilib na bilib sa aming mga technical personnel, the design team, up to the, of course, the line personnel, and of course our aviation, no? Kasi sa ganyang taas, kailangan na ng helicopter para itaas ang mga equipment and yung mga bars, etc., no? So we've been preparing for that. We're hoping that it will ma-implement siya ng walang sakuna, no? Kasi nakakatakot talaga, this is something that we've never done. An ERS or an emergency restoration system this tall has never been done by NGCT. So this is a challenge for us, and I'm hoping it will go without a hitch. Hoping na wala naman na sanang sumunod pa na bagyo. Diba? Or wala rin pong masaktan. Let's sa cross our fingers na lang, attorney. Yes, speaking po of supply pa rin ng kuryente, ano po ang sinasabi po ng NGCP, na sinasabi po ninyo, although ito naman, pag mga panahon talaga ng tag-init, talaga numinipis ang supply, lalo sa Luzon grid, dahil sinasabi nyo mataas ang demand. Pero ang point kasi doon, attorney, is pagdating ng Mayo is election. How will you assure na ang ating power supply stable during that time, during that season? Yeah, clarify ko lang, no? Dapat hindi magiging manipis ang supply ng kuryente at any time of the year. Okay. Kaya lang natin nakikita na taunang numinipis kasi nga unti-unti nang nauubos yung ating buffer o yung pasobra. Mm. So every year, pag mataas ang demand, nakikita ho na talaga nating numinipis yung excess, no? And absolutely po, maganda yung obserbasyon nyo na dito sa panahon ng isang taon kung saan mataas ang konsumo, doon pa rin po nagko-coincide itong elections. For Luzon kasi po, ang pinakamataas na konsumo, nangyayari po yan sa pinakamainit na buwan ng isang taon, which is May. And that is also the same month, yes, where our national elections are held. Mm-hmm. And in particular, itong 2022, medyo importante po to at tiwilang basta-basta election, kundi presidential election. Mm-hmm. So, which is why NGCP this early po, nag-anunsyo kami na although on paper po, nakikita natin dapat sapat, meron po talagang risk, kumbaga sabit lang eh, meron po talagang risk na pag meron po mga planta na mag-shutdown nang wala ho sa schedule, eh baka ho makakita tayo ng yellow alert ulit, o di kaya worst comes to worst, a red alert, which may lead po into a power interruption. So sabi namin, kailangan ho namin, obligasyon namin sa publiko, bagamat kami isang pribadong kumpanya, public service po kami, public utility, taon-taon ho namin ina-anunsyo itong summer outlook for Luzon, para kung meron man hong mga gustong maghanda, o di kaya yung mga policy makers natin, meron pa hong silang konting panahon na mag-adjust at gumawa ng plan B na tinatawag, no? Yung mga strategies and mitigating actions para maiwasan o mabawasan yung nakikitang posibilidad ng paglipis ng supply ng kuryente. Na i-address nyo naman ho siguro to, attorney, sa, of course, sa Department of Energy. Paano ho ba ang naging collaboration po ninyo para po masolusyonan itong sinasabi nga ninyo na challenge para ho sa power supply natin? Of course, no, ang pakikipag-ugnayan ng NGCP sa power industry, of course, including the Department of Energy, patuloy po yan. Marami po kaming nagiging meeting at pinapaliwanag namin yung datos na nakikita namin. Kasi ang NGCP, papaliwanag po lang, kami ho ay taghatid ng kuryente. So kami po yung nag-uugnay dito sa mga power plants
papunta po dun sa distribution utilities or cooperatives. Katulad po natin dito sa NCR, kami po ay customer ng Meralco at ang Meralco po ay customer ng NGCP. So, because na dun po kami sa gitna, meron kaming overview ng supply and demand. Nakikita po namin kung yung mga planta na separate po na entity yan, no? Ibang kumpanya po yan, kung gaano karami yung kanilang naipapasok sa sistema, ano yung kanilang commitment, yung mga sinasabi nilang kaya nilang ipasok, etc. Nakipag-ugnayan din po kami sa distribution utilities at minomonitor namin. Meron kaming historical data nung mga demand o yung pangangailangan nila over the past years. And of course, nakikipag-ugnayan po kami, meron kaming link sa merkado ng kuryente kung saan nagbibilihan ang mga distribution utility ng kuryente sa mga supplier. So, sa amin ho, yun ang nilalatag namin at tinitingnan namin kung sapat ba, base sa mga projections, ang kasalukuyang supply ng kuryente. Okay, so it all boils down doon sa mga planta. Okay. Yes po. Yun na nga, no? It's a for NGCP, it's a supply issue. Meron nung nagsasabi na, you know, may naririnig tayong usapan tungkol sa ancillary services. Yeah. To be clear, no? Ancillary services po kasi naging usapan po to, nangyari itong very similar incident nung nakaraang taon, nung June 1 and 2 last year and May 31. May naging usapan tungkol sa ancillary services. Kasi ho, ang ancillary services, kuryente rin po yan na mandato po na si NGCP ang maghanap ng ganyang klaseng kuryente para po balansihin yung pagpasok ng ginagamit for consumption. Para pang balansihin ng voltahe, pagbalansihin ng frequency, para pagpasok po sa Meralco, maganda ho yung kalidad at hindi po kurap-kurap. Pero kung ang sinasabi natin ay kulang ho ng supply, wala hong pagkukunan ng pangkonsumo, ano po hong babalansin natin? At saan din hong kukuha si NGCP ng ipangbabalansin niya? So, again, no, at the end of the day, customer rin ho kami ng mga suppliers when it comes to ancillary services at pagmanipis po yung pasobra doon sa kailangan o ginagamit for consumption, kami rin ho numinipis yung supply ng pangangailangan namin to manage and balance the grid. So, yun ho, sinasabi namin na maski kami, may kontrata kami, pero syempre, mauna ho yung pangkonsumo kaysa dun sa pangangailangan namin. So, sa panahong talagang manipis, pati ho kami, walang ganung access. Okay, sige po. Tony, maraming salamat. Buti na, bigyan nyo ng linaw yung talagang issue nga, no? Sa mga planta talaga, yung dun nagsisimula talaga. Maraming salamat po, Attorney Alabanza. Magandang umaga po. Maraming salamat din and good morning. Salamat po. Good morning po. Alright, si Attorney Cynthia Alabanza ang tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Tama nga naman, may punto doon si Attorney Cynthia Alabanza. Doon sa mga planta talaga, 'di ba? Leonardo Ansag, maraming salamat. 64 onwards, watching, listening from Barangay Loma, Binyan, Laguna. May ano naman, every year na lang yan, ganyan ang problema. Diba? Kasi ang punto nga ngayon is election. Diba? Subukan, ayabol pa natin. Okay, sa susunod na lang. Sige, i-ano natin. Ihabol natin si director. Kasi bumibili ako ng GG . Nag-ulam ako ng GG. Magtatanong ako kung pwede bang i-refund. yung nabili kong GG, yung galunggong. Mataso kasi. Although, closed fishing season ng galunggong. Meron ho kasing ganyan ang... na ipinatutupad ang BFAR. 3 months ho kasi yung closed fishing season sa Galunggong. Pero mag-aangkat ho ang BFAR, ang Department of Agriculture, na almost nasa more or less yata na 60,000 metric tons ng isda. Ano? Di na lang natin sure kung saan sila kukuha ng isda. Diba? Pero malamang yan, China na naman yan eh. Ano nga kayang isda yung aangkatin ng BFAR? Ayun nga, nakakapagtaka mga katodos, diba? Tayo ay
archipelagic country, pero tayo ay nag-i-import ng mga isda, di ba? So, ano na lang, ang ano natin, kakainin natin kung yan, eh, pati yan, apektado ang... Nasa linya na? O sige, ihabol natin si Director Ed Gongona ng B-Far. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga po sa inyo, sir. Apo, si Drew po ito. Drew, sino? Apo. Yes, sir. Good morning po sa inyong tagpakinig. Okay, Director, klaruhin lang natin ano yung mga aangkatin pong isda. Tama ba na sa 60,000 more or less na metric tons? Yes, sir. Yes, sir. Yung pinirma ni Secretary Dar na bigyan ng CNI yung Certificate of Necessity to Import. Yes, sir. Okay. Ano ho bang mga isda yung aangkatin natin? Ba't ganun ho karami? Yung mga isda na aangkatin natin ay yung four main species ng small pelagic, tawag natin yan. Yung mga nakikita natin na yan sa palengke, yung galunggong, si English round scud, yung matang baka or big eye scud, then yung moonfish, saka isa pa. Okay. Parang tulingan, no? Tulingan, okay. Parang gano'n, no? Yes, sir. San ho naman ho? Bonito, actually. Ulitin ko lang, no? Bonito, Montes, Matambaka, saka... Yun, ano, tama. Saka Galunggong. Yes, sir. Okay. Matambaka, tapos... San ho naman manggagaling ito, Director? Sir, galing po yan ano, sa China or Vietnam, depende na po sa kung ano, kung saan makapag-import yung importer. Okay. Yes, 60,000 metric tons sa Director. Yes, sir. Tayo mag-i-import ano po ah? Yes, sir. Okay. Mga magkano ho kaya ang ano dito, gagastosin ng mga mag-i-import dito? Hindi ko po masabi, pero yan kasi na ano, yung landed price kasi niyan, parang ano eh, parang ibebenta sa wholesale ng 90 pesos, parang gano'n. Okay. Hindi ako sigurado lang po dun, pero parang gano'n yung ano, yung intindi ko dun sa ano, okay. Sa... Yes, sir. Yung sa mga guidelines ba yan? Yes, sir. Opo. Director, speaking of Galunggong, ano po, kailan ho matatapos itong close fishing ban sa Galunggong sa atin? Yung close fishing season ng mga small pelagic ay matatapos yan by March 1. May tatlong areas dito sa... Pilipinas na off-fishing season po ngayon. Yung Northern Palawan, para sa mga Galunggong yon, yung doon sa area ng Zamboanga, Basolta area, sa Sardinas na rin yun eh. Ay, Sardinas yun. Then yung sa Visayas, yun, mga small pelagic din, mga Galunggong din. Yes, sir. Okay, akala ko ho kasi ang sinasabi nyo last year, tama ba nag-start November, matatapos by Feb? So, parang yes, in-extend, ano? Yung alin po? Yung close fishing season? Hindi po, three months lang po yun eh. Okay. So, pero nag-range dyan sa date na yan, from October hanggang March 1. Oh, yes, sir. Hindi ho ba tayo pwedeng, kasi marami hong tanong ang taong bayan na bakit pa ho tayo mag-i-import ng ganito karami or ganitong kalaking bulto ng isda. Gayong tayo naman, hindi ba natin maaasahan yung ating mga mangingisda, Director, sa pag-susupply ng mga produkto nila, lalo na isda, mga lamang dagat? Yes, sir. Linawin lang natin may gino. Sige po. Yan, ito. May isda tayo. Okay. Nakikita. Ngayon kasi ay off-fishing season, di ba?
because of conservation measures. So, pag grabe ng off-fishing season, because of conservation measures, nag-i-spawn yung mga isda at yung mga maliliit, kailangan palakihin muna bago siya hulihin. Diba? Mm-hmm. Tapos, so, pag-i-expect ka na niyan, na bababawasan yung supply ng isda. Pagkatapos ngayon, umuulan, bumabagyo, malamig ngayong ng panahon. So, at medyo by weather, no, medyo galit ang dagat, eh hindi basta nakakalabas yung mga mangingisda natin. So, ibig sabihin nun, less fishing days, so less yung production, di ba? Tapos, nagkaroon tayo ng ano, yung mga fish producing region, eh Visayas or Northern Mindanao at saka Visayas, tinamaan ng ano, ng Odette bagyo, eh more than 3 billion yung ating damage sa fisheries doon. Mm-hmm. So ang ibig sabihin noon, nasira yung mga fish cages, fish ponds, tapos hindi makapag basta-basta, nasira yung mga bangka ng mga fisherman natin. Mm-hmm. Na damage. So hindi basta-basta makakakuha ng kukulang production na, di ba? So ibig sabihin noon, magkukulang. Mm-hmm. So tayo naman, for allowance of uncertainty at saka may figures kami from from PSA na nangangailangan tayo na magkukulang nga. So kailangan natin na mag-source out ng kakulong supply para sa wet market so that hindi na tumaas lalo yung ating yung presyo at hindi na maka-apekto sa inflation, di ba? So those are the things na kailangan natin na i-consider para talaga para i-recommend natin na kailangan mag-angkat tayo, no? Ngayon merong isda sa nasa dagat. Yes. Pero kailangan hulihin mo, mm-hmm, di ba? Kung huhulihin mo, di palabasin natin mga mangingisda. Pero there are conditions, may considerations kasi kung bakit hindi sila dapat sa labas. Pagkatapos off-fishing season pa, panahon ng hindi maganda ang dagat ngayon. So talagang mapuporsi mo na kailangan talaga natin na mag-source out tayo ng kakulang supply. Okay. Ang importante, mayroong supply ng isda dyan sa wet market. Kasi pang wet market po ang aangkatin natin eh. Mm-hmm. Hindi pang processing. So, ganun, kailangan natin na i-consider po yun. Okay. Yes, sir. Opo, last na lang, Director, bago tayo mabusa ng oras, no? Yes, sir. Gaano ho ba karami ang cold storage ho natin para sa isda? Is this sufficient ho para ho sa populasyon ho natin as of now, as of today? Sige, ganito. Okay. Ilan naman lang natin. Sige po. Yung Pilipinas, buong Pilipinas, close to 10,000 metric tons of fish every day ang nakukonsume natin. Dito sa NCR, more than 1,000, di ba? 1,400. So, meron namang may mga isda sa ibang lugar na napoproduce na, may mga more sufficient producing region. Tapos meron tayong less sufficient region. Mm-hmm. Gaya ng NCR. Kailangan may supply noon. So, kung kukunin natin sa ibang lugar, may problema sa logistics naman, di ba? Yung alimbawa, from Mindanao papunta doon, mm-hmm, sa Manila, price charges pa lang, mahal na do. So, meron mga problema sa logistics. So, ngayon, sa amin naman, kinumpute natin na sa Bureau of Fisheries, no? Ng ating mga expert, kinumpute namin na meron 119,000 metric tons na kulang. Hmm. Pagkatapos, binawas po namin yung mga 23,000 plus metric tons kasi nandun pa yun sa mga cold storages natin. Tapos meron pang darating na mga sabihin natin na
12,000 metric tons. Okay. Na yung hindi pa nakakarating. So, nabawa, inawas po namin yan, lumabas na 85,000 na lang yung kailangan, no? Ngayon, sa average arrival natin ratio, 78%. Sa pag sinabi natin, halimbawa yung 60,000 metric tons, 78% lang yun ang nag-a-arrive dito sa atin. So, minultiply namin ng times 0.78. So, ang lumalabas, 66,000 metric tons, yung figures na ini-recommend namin. Diba? Ngayon naman, yung ini-recommend namin kay for deliberation at para kay mapirma ni Secretary for Certificate of Necessity to Import, CNI, ang inaprubahan niya, 60,000 metric tons. Okay. Now, iniisip po namin na talagang yung mga conditionalities na sinabi ko kanina na kailangan natin mag-angkat ngayon. Mas maganda nang meron tayong sobra kesa kulang. Kasi, alam mo, pag wala kang nakikitang supply dyan sa market, sa ang ating mga movers ng yan eh, yung mga traders, mga importers natin, can easily manipulate the prices in the market kasi because of less of supply. So, mas maganda na po na merong sobra at kung may sobra naman, makita natin, di stop natin yung CNI, di ba? Okay. Kasi nasa law naman yon. Ngayon, kung hindi po, kung hindi pa, dahil kailangan nangangamba tayo tataas yung pressure ng isda, kailangan mo nang wag mo na nating alisin, di ba? Ang importante po ngayon, ang ating mga consumers. Kasi, kailangan ni meron silang ulam, lalo na yung isda, na makita sa hapagkainan nila. Iba po? Okay. Na affordable, available, at saka, clean, nutritious, and pumasa sa Food Safety Act. Yes, sir. Okay, sige po. Well said po. Marami pong salamat, Director Ed. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Sir Bro, na sa inyo talaga. Salamat sa inyo at na ipapahiwatig namin at na-explain po namin ang aside ng kung bakit nag-aangkat po tayo. Okay. Batiin ko lang yung aking boss, si Secretary Darcy. Thank you. Good morning. Thank you po. Yes, okay. Good morning. Thank you. Salamat. Thank you. Si Director Ed Gongona po yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maraming salamat po. Walang tayo oras dahil 4 na minuto na po ang makalipas ang alas 6 po. At ito po muli nyo lingkod, Runasino. Susunod na po ang IC sa alas 6 sa ngalan po ni Alex Santos. Of course, makakasama pa rin po ninyo ang inyo pong lingkod sa IC sa alas 6. Bye-bye!